What is up mga utol, and today we are back again for another video. No, tong video no to, unto continuation nung unang video natin, no, from phase 1 to phase 3. This is the phase 4 at tinatawag ko itong the grinding phase. Okay, so before we start, shout out sa mga to, you know, at maraming salamat sa lahat ng mga positive comments nyo, no, sa mga nakaka-appreciate ng ginagawa natin. So actually kayo yung mga dahilan kung bakit ginagana din ako gumawa ng video. Maraming salamat sa inyo utol, at pagpasensyahan nyo na muna yung watermarks natin dyan kasi na-revoke na lahat ng mga tweak ups ngayon sa iOS, kaya hindi na ako nakagamit ng premium na KineMaster. Tis-tis na muna tayo ngayon, so hindi mo na masyadong maganda yung editing natin, no. Babawi na lang ako next video. Okay. So ito muna yung mga tanong na kadalasang naririnig ko or napapansin ko pagtungtong yun ng level 30. Okay, unang-una, Dragon Jade. Saan ako kukuha ng napakadaming Dragon Jade Evolution Stones para ma-evolve ko yung Dragon Jade ko? Yun yung una. Pangalawa, Gear Enhancement Stones. Paano ang tamang pag-i-enhance? Anong level ko na, ba't yung gear ko ang baba pa rin ng level? Ano bang mali kong ginagawa? Okay? Pangatlo, Green Diamonds. Ano tong Green Diamonds? Saan ko to kukunin? Anak ng, wala namang dungeon na nagpagkukunan yan. Paano ko kikita ng Green Diamonds? Yun yung pangatlo. Pangapat, ano ba dapat ang ginagawa ko ngayon sa level ko na to? Saang map ang pinakamagandang mag-farm? Okay? So yun yung mga bagay na gusto kong pag-usapan natin ngayon. So kung interesado ka sa mga yun, just stay on the video and we will talk about those things na ang hirap-hirap intindihin. Let's go! Ayun! Hindi na tayo magsisimula ng pa isa-isa. Yung apat na tanong na yun, sasagutin ko ng isang paraan. Okay? Alam nyo kung ano yun? Grinding. Oo guys, grinding. Okay, so no, kudos dun sa mga developers ng game, no. Sa totoo lang guys, napaka galing ng pagkagawa nila sa progression, kung paano nila i-introduce yung next content. Ang galing guys. Ang problema lang siguro dito is hindi natin masyadong napapansin because siguro nag-enjoy tayo sa game. Okay, so ito yung mga napansin ko. Yung transition ng super grind, ang galing ng ginawa nila dun. So nakikita nyo tong map na to. Yan, oh, yan. Dyan sa map na yan, magsisimula yung sinasabi nating grinding. Lahat ng problema mo sa Evolution Stone, Enhancement Stone, Green Diamonds, masosolve ng map na yan. Bakit? Nakikita nyo yung mga drop ng mga monster. Lahat may scroll. Yung boss scroll na yan, yan yung susi guys. Okay, sa lahat ng mga na-open na tong map na to, mainig kayo ng mabuti, okay? Pagdating nyo sa map na to, hanap kayo dun sa mga orange na monster. Mamili kayo dun kung ano yung trip nyong monster na tambayan. Mag-farm kayo dun, AFK, ganun, yung bago kayo matulog. Mag-farm kayo hanggang sa makarami kayo ng scroll na ganito. Okay, makakuha kayo ng isa. Bahala na kayo kung paano nyo gagamitin. Mamaya, i-explain ko sa inyo yun kung ano ang tamang paggamit. O, kayo na yung bahalang mamili kung paano nyo siya gagamitin. Okay? So, punta na tayo sa meron na kayong scroll. Meron na kayo ng ganong scroll. Sabihin natin, mga 10. Okay? 10 scroll. O, ano namang meron dyan? Okay? So, ito ang pinakauna mong paraan para kumita at magkaroon ng mga stones. At kung ano-ano pang Dragon Jade, kulang mo sa gears, lahat. Yung 10 scroll na yan na na-farm mo sa ilang araw mong pag-AFK o kaya isang araw mo lang kung maswerte ka talaga, pwede mo siyang ibenta guys. Fix yung price niyan, 1,500. Okay, sabihin natin meron kong 10 ganyan, tapos 1,500 yung isa na Green Diamonds. So meron ka ng 15,000. 15,000 na Green Diamonds. Okay? At yun yung ipang bibili mo ngayon sa exchange
ng jade, enhancement stones, kung ano-ano pa. Okay, kulang mo sa gear, ganun. Basta may green diamonds ka, kaya mo nang bilhin dun sa exchange. Lahat ng kailangan mo sa pag-a-ups. Okay. Yun lang yung kailangan mo, yung scrolls. Hindi mo na kailangan tumambay pa para mag-abang na may mag-drop ng stones or jade. Okay, yun yung pinakaunang paraan. Pagbebenta ng scroll. Okay, yun yung option 1. So, may option 2 ba, Terry? O naman, syempre. At yung option 2, ang ginawa ko. Ito yun. Ito yung option 2. So, ang ginawa ko, tinanong ko yung sarili ko. Chinek ko sa exchange, bakit 1,500 yung presyo netong scrolls? Tapos, ang ginawa ko, nagbenta ko ng isa. Binenta ko ng 1,300. At alam nyo ba, 2 minuto lang, binili na yung scroll. Doon, napaisip ako. Sabi ko, ba't ang bilis ng scroll mabenta? Di, ang ginawa ko ngayon, nag-ipon ako. Nagkaroon ako ng 7 scroll ulit nakakuha ko. Bali, 8 scroll na yung nakakuha ko. Ang ginawa ko sa 7, hindi ko binenta. Sinamon ko, guys. Sinamon ko yung scroll. At dun sa pagsasamon mo, meron kang makukuhang automatic. Okay? Automatic. Pag ikaw yung nagsamon, isang epic treasure map. Okay? At buod pa dun, meron ka pang chance ulit na makakuha ng isa pang treasure map. Pag maswerte ka, pero ang kadalasan lang talaga is yung seal ang nakukuha. Okay? So, ano ba, nakakasunod ba? Di, sinamon ko ngayon yung 7 scrolls na meron ako. Sa 7 scrolls na sinamon ko, nakakuha ako ng 8 treasure map. Bakit? Kasi nga, sinasabi ko nga na pwede kang makakuha pa ng extra pag napatay niyo yung boss na sinamon mo. So, dun sa isang scroll na sinamon ko, nag-drop yun ng 2 treasure map. So, bali, meron akong 8 treasure map sa 7 scrolls. Tapos, ang ginawa ko, in-open ko yung treasure map. Yun yung pinakamagandang part. Pinakamasaya, halo-halo nga lang, pinakamasaya, nakakadismaya, nakakalungkot, nakakatuwa, lahat na ng emosyon nandun. Okay? So, ang ginawa ko, sinugal ko, sabi ko, gagawin ko to. Bahala na ako anong mangyari. Unang bunot ko dun sa treasure map, ang nangyari, binigyan ako ng ancient jade stone. Okay. Yung nakikita nyo naman yun, di ba, sa screen. Yung nagpop-up na ganito, yung player na uwa ng ancient stone, ganyan. Parang ninonotif lahat ng tao na may nakakuha ng ganun. Sabi ko, ah, eto pala yun. Ngayon, chinek ko yung price dun sa exchange. Pagkatingin ko, guys, 20,000 green diamonds. Yung presyo nun. Sa unang scroll ko pa lang yun, ha. Unang treasure map ko pa lang yun pagka-open. 20,000 na gold diamonds yung nakuha ko sa isang treasure map. Pero, chance lang yun, guys, ha. Chance lang. So, lilinawin ko lang. Hindi yun sure na ancient jade stone yung makukuha mo. Okay? Pero, lahat naman na mong nakukuha dun, may silbi. Ando na yung mga gold coins, mga pang level up ng jade nyo, madami pa mga crafting materials na nabibenta din. Okay, so yung crafting materials na nabibenta rin, nakakuha din ako nun, 3 piraso nun. Eto yun, 3 ganyan yung nakuha ko. Tapos binenta ko siya ng 2,900. So almost 9,000 din siya, 8,100, kasi minus tax pa, diba? Ayun. So, isang mabilis na comparison lang based on numbers. Okay. Sa option 1, ibebenta mo yung scrolls nyo na 10 piraso, 15,000. Okay, wala pa yung tax. Hindi pa yan bawas, kumbaga. Sa option 2, okay, ito nangyari ito sa akin, pwedeng mangyari sa inyo, at pwede ring hindi. Okay, sa yun nga, paulit-ulit natin sasabihin, risky. Risky yung part na to. Nasa sa inyo na yan kung gagawin nyo hindi. Ito yung kinita natin lahat. Okay? So, malaki yung pinagkaiba, di ba? Kasi labas pa dyan yung mga
mga mga stones na ganun pampalevel ng jade, mga ano pa ba, gold, ganun, mga gold coins, labas pa yon. Okay, malayong pinagkaiba pero risky, nasa sa inyo na yun mga utol kung paano nyo gagamitin yung mga pinarm yung scroll. Okay, para sa akin ito yung pinaka easiest way para makakuha ng jade stones. Okay, ang pag-farm ng green diamonds, wag na kayo magpakapuyat para sa ilang stones na drop. Okay, lalo na yung jade evolution, ang hirap ng drop rate niyan mga utol. Mas maganda kung bilhin nyo na lang. Yun yung mas mabilis, di ba? Para sa smartest way talaga yun mga utol. Di ba? Less hassle, kumbaga ganun. Ang problema mo na lang gold coins. So, andito na tayo sa gold. Okay, kung naghahanap kayo ng tips kung paano magkaroon ng gold or may mga nadagdag ba na tricks, meron naman. Okay, sa ganitong level, meron ng tinatawag na sudden quest. Pag nag-appear yun sa screen nyo, guys, dun yun sa baba ng ano nyo, dyan sa baba ng quest. Dun yun, lumalabas. Please lang, i-click nyo yun. Okay, tapusin nyo yung sudden quest na yun. Saglit lang siya at magkakaroon na kayo ng 10 to 20k gold. Okay, yun lang yung nadagdag at syempre yung sailing. Okay, para sa sailing naman, ang suggest ko, doon na kayo sa 24 hours kasi nakakuha ng violet na treasure map doon. So 50k 'yun. 'Di ba? Extra income na din. All right. 'Yun lang muna. Kung trip niyo gawin yung mga sail bug diyan, yung kumakalat ngayon, ano, nasa sa inyo po 'yun. Pero bahala kayo. Hindi ko naman na-count yung mababan, 'di ba? So ayun, bahala kayong gusto niyo gumamit ng bugs. Pwede naman kayo magtanong-tanong dun sa group, 'di ba? Marami namang nagpo-post doon na PM is the key. 'Yan lang. So basta good luck na lang din at ingat na lang din po kung sa paggamit ng bugs, 'di ba? Kasi pinaghirapan niyo din yung account niyo. Ayun lang sa ayun lang siguro muna ngayon. Sa CP pala, sa mga nagtatanong sa akin, okay, kung ba't ganito yung CP ko. Mas may iba kasi na mas kasing level kami or mas mataas yung level niya sa akin. Mas mataas yung CP ko sa kanya. Okay, isa lang yung ano ko dyan guys. Isa lang yung suggest ko talaga. Wala na talagang iba. Please lang, follow your leveling rank. Yung kaninang naita nyo, yung may S, A, ganon. Pag may naita yun sa inyo na B, C, A, asikasuhin nyo bago kayo magpa-level. Okay? Huwag kayo magpapa-level ng hindi naka-S yung leveling rank nyo, para hindi kayo na tatabunan ng mga gagawin. Okay? Maintain nyo yung S sa leveling rank nyo. Huwag nyo papabayaan. Yun yung sekreto ng pagpapataas ng CP. Okay? Okay, so yun na muna sa ngayon. Kung umabot ka sa video na to, maraming salamat at sana nakatulong to sa'yo. No? At syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe ngayon para paabot na tayo ng 100. No? Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta, sa mga nagla-like ng video at mga nagko-comments, mga nagsasuggest ng sunod natin pag-uusapan. Na-appreciate ko po lahat yun. At always remember, you know, just enjoy the game. Happy grinding!